All right, mga kapatid, you can have a seat now. Matthew chapter 28. I would like for you to notice some words dito, mga kapatid, na sinabi ng Panginoon. But if you look at first of all, tignan nyo ito ha. Ito, mga kapatid, is early Sunday morning at the end of the Sabbath. This is now towards the first day of the week. Madaling araw pa nga ito, mga kapatid, and it is now the Resurrection Sunday. Nang Panginoong Hesus, siya ay namatay. By the way, gusto nang sabihin sa inyo, ha, yung oras ng Bible, iba yung oras natin ngayon. The Lord Jesus Christ did not die on a Friday. Gusto lang sabihin sa inyo. Okay? Naintindihan nyo ba yun? Alright, He actually died on a Thursday. Okay? Are you still there? At saka sa oras ng Bible, ang simula ng araw ay yung 6 o'clock. PM, hindi 12 AM. Sa atin ngayon, 12 AM. Tama ba? Okay? Pero sa Bible, it was 6 AM. So when Jesus Christ died, that was actually a Thursday. Pagkatapos nilang mga Thursday na yan. Kaya tatlong araw yan. Thursday, Friday, Saturday. Early in the morning ng Sunday, nag-resurrect siya. Naintindihan nyo? Buhay pa ba kayo? Amen. Hindi yan Friday. Magkukulang ka pagka Friday. Okay, so after the third day he resurrected from the dead, and this was a Sunday, early Sunday morning, and ito ngayon ang sineselebrate natin. Okay? Ako, yan ang gusto kong i-celebrate, yung kanyang pagkabuhay. Amen? Amen. I praise God na siya ay namatay, but it's kind of hard not to celebrate somebody else's death. Okay? It's a memory, of course, but we don't celebrate it, okay? But however, itong sineselebrate natin sapagkat our Savior just rose from the dead. Amen? And nung siya ay nag-rose from the dead, and itong si Mary, mga kapatid, si Mary Magdalene ito, and the other Mary, to see the sepulcher, sabi ng Bible, and I think itong Mary na ito, if I'm not mistaken, aside from Mary Magdalene, this is not Mary, hindi ito yung Mary na tinatawag ng Katoliko na Mama Mary, hindi siya ito. This other Mary is, I think, itong Mary na ito, ito yung kapatid ni Martha, na kapatid ni Lazarus. Okay? Naintindihan nyo? Alright, so, now you look at them, they went to the sepulcher, nandun sila sa may libingan, and behold, there was a great earthquake. Parang kanina, rinimind tayo, di ba? Ha? Sabi ko, Lord, nag-rapture na ba? Naiwan ako? Okay? Biglang nagka-earthquake. Di ba? Kanina, lakas eh. Sabi ko, lakas ng earthquake. Yumuga yung doon sa office ko. Hindi yumuyuga yun eh. Pero parang ang lakas ng gun-gun eh. Di ba? Gun-gun. Sa Ilocano, gun-gun ang tawag doon. Okay? Di ba? Ang lakas, di ba? Naramdaman nyo ba yun? Hindi nakaramdam. Masyado kayong antukin. Okay. So, there was a great earthquake, and then the Bible said, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat it up, and sat upon it. Okay, so nandun na yung anghel, sabi ng Bible. And it was actually the angel who rolled that stone. Hindi pwedeng mai-roll yun ng kahit sinong tao. It has to be a whole bunch of people to roll that out. But you know, nandun na yun, it was the angel of the Lord who rolled it. And then look at the Bible said, and his countenance was lightning, and the raiment was white as snow. Talagang ang puti. Now you will not understand how white that is. Okay? Kung kayo ay hindi pa nakakakita ng snow, but the snow is real white. Itong puting shirt na ito, pag linapag mo yan sa snow, makikita mo na hindi ito puti. Okay? Because that white as a snow is something else. And for the fear of the keepers did shake and became as dead men. And the angel answered, so look, for the fear of the keepers, dahil natakot sila, para silang, they shake and then they became as dead men. And look at the message of the angel here. And the angel answered and said unto the woman, okay, so parang namatay dahil sa takot. But look what the Bible says, fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Sabi ng angel, alam ko kung sino yung hinahanap ninyo, si ang Panginoong Hesus na siya ay naipako. Remember, crucified. Okay? Past tense. Amen? Okay, tignan nyo ha. Look what he said. He is not
here, for He is risen. Amen! Okay, wala ang Panginoon natin dito. He is risen. According to the Bible, wala na siya sa tombstone. Amen? He was not at the sepulcher anymore. And this morning, I want to talk to you about the message of the risen Savior. See, the difference between other religion and Christianity is the resurrection or the empty tomb, if you please. Okay? Alam nyo, ang maganda sa bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, yung Diyos natin, mga kapatid, siya ay namatay, siya ay nailibing, salamat sa pangatlong araw, siya ay nabuhay. Amen. Yung mga founder ng ibang mga religion, namatay, pero hindi nabuhay ulit. Tama ba? Mga kapatid, si Muhammad namatay, hindi siya nabuhay na magulit. Okay? Si Manalo, siya ay namatay at patuloy na natalo. Okay? Ah, hindi na siya nabuhay na magulit. Nakikinig po ba kayo? Mga kapatid, are you there? Si Joseph Smith, na siya ay founder ng Mormon Church, makinig kayo maigi, siya ay namatay, pero hindi siya bumangon na muli. Okay? Yung founder, mga kapatid, ng dating daan, siya ay namatay, pero hanggang ngayon, okay, ilang linggo na, hindi pa rin siya nag-resurrect. Naintindihan nyo? Okay? Are you still there? So, salamat sapagkat ang ating Panginoon, mga kapatid, He died and He is now alive. And there's a message of His resurrection today. That's what we're going to talk about today. And I'd like to give you 5 messages of the risen Savior. Number one, the message of the risen Savior is this. Number one, the message of courage. Una, courage. Look kung ano yung sinabi sa verse number 5. Ano sabi niya? Fear, ano? Fear not. Huwag kang matakot. Amen. Sapagkat ang Diyos natin, buhay. Huwag kang matakot sa COVID. Mag-ingat ka, maglagay ka ng face mask, maglagay ka ng face shield. Kung gusto mo, mag-PEE ka pa. Kung gusto mo, astronaut na lang, ang iyong isuot, that's all right. But you don't need to fear today. You don't need to fear the future. If you are saved, if you're born again, if you are going to heaven when you die, look, you don't need to fear. Bless God. That's a message of courage. Si John R. Rice, mga kapatid, a great preacher, kumuha, mayroong mag-hold up sa kanya. Tapos, tinutukan, ang laki ng tiyan nun. Ang laki ng tiyan ni John R. Rice. Hindi ko nga alam bakit yung mga pastor ang lalaki ng tiyan eh, okay? And then, kaya bagay mong magpastor, Brother Rick, okay? But anyway, pero si John R. Rice, ang laki ng tiyan. Di naman tunutukan siya ng kutsilyo dito sa may tiyan niya. Sabi, hold up to or I'm gonna kill you. Alam mo sabi ni John R. Rice, sabi niya, ano ka ba, tinatakot mo ba ako ng langit? You're not scaring me of heaven? Amen? Alright, ano ibig niya sabihin? Gusto mo akong patayin? Alam mo ba, pag ako namatay, sa langit ako pupunta? Well, listen, there's no need to fear today because our Jesus is alive. Diba? Yung ating inawit kanina, mga kapatid, He lives, He lives, He lives, He lives. I know that He lives. He lives within my heart. That's why I can have courage today. Kaya hindi ako dapat matakot, mga kapatid. Alright, listen, sabi ng Bible sa atin, sa Joshua 1:9, Have not I command thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. You see that? There's that courage. Look, kaya nga, mga kapatid, ang Diyos natin, hindi yan patay, He is not in the crucifix. That's why we don't have a crucifix today. Because a crucifix pictures a dead person with na nandoon, nakapako, kaya wala tayong crucifix. Kaya dito, hindi tayo nagbibenta ng rosaryo. Eh, pastor, ano yung binibenta dito? Shanghai lumpia. Pulburon. Ano ba binibenta nyo dyan? Ano ba binibenta nyo dyan? Ano yan? Yung kulay blue? Yung iniinom? Agar-agar. Yun ang binibenta dito. Pero di tayo nagbibenta ng anumang beads dito o crucifix o kaya, why? There's no crucifixion in my home. And I remember, nung ako'y naligtas, ako yung una eh, doon sa amin, ako una nag-church. Mga ilang linggo lang, tinanggal ko yung crucifix doon sa linagay ng tatay ko. Nandoon yung crucifix, yun daw ang mag-guide sa akin. Biruin mo, sa kag-guide sa akin, naging gangster ako at nakulong ako.
Mga kapatid, so hindi, that cannot guide you. Why? Because nakapako. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Pero salamat, mga kapatid, dahil ang Diyos natin, siya ay, pagkatapos niya na ipako, na ilibing, but bless God, He rose from the dead. He arose, He arose. Sabi nung awiting kanina. That's why meron na yung courage, dahil kaya hindi tayo natatakot. Amen? Why? Because He is always with us, according to the Bible. The Bible tells us in Psalms 31:24, be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Kaya ang mensahe ngayon, fear not. That's a message of courage. Huwag kang magkaroon ng takot. Alam mo kung ba, pagka ikaw ay nagkaroon na ng takot, mga kapatid, makinig kang maigi, and you listen well, and you listen to me, you will get discouraged. Are you with me? Okay? The opposite will happen to you. When you begin to have fear, and you think, alam niyo ba ang fear, mga kapatid, it is the opposite of faith. And fear squashes your faith. Okay? Kaya nadi-discourage ka ngayon. Eh bakit? May takot ka yata eh. Pero kung sinasabihin sa iyo, hindi ka kailangan matakot dahil ang Diyos natin buhay. And I praise God for that. Well, listen, you can turn me up, okay? I don't want my thing to be this way. Ganito na, okay na yon. Makinig kayong maigi. Look what the Bible tells us in 1 John 4:4. Ye are of God, little children, and have overcome them. Sino itong mga na-overcome natin, mga kapatid? The world, the flesh, the devil. Amen, mga kapatid? We are an overcomer because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. You're facing some problems today in heartache and trials. Listen. Look, we can overcome problems, we can overcome trials, we can overcome the enemy, we can overcome the flesh, we can overcome the devil. The devil does not have a hold of us to this morning if you just learn to have that courage. Amen? Bakit? Ano ka? Saan mo kukunin yung courage mo? Dahil ba ikaw ay matapang? Hindi, mga kapatid, kukunin mo yan sa Diyos. Okay? Ako, yung isang tao ko, bakit tinitignan niyo ko? Si pastor talaga, ang tapang niya, oh. Ang laki ng courage niya. But listen, mga kapatid, without Christ, duwag ako. Takot na ako sa daga eh. Pag nakakakita ako ng daga, kahit ang liit, sabi ko, Andrea, halika na dito. Julina, halika dito. Patayin niyo yung daga. Hulihin niyo yung daga. Okay? Tapos magtatago na ako. But anyway. No, what I'm just saying is this, folks. You don't need to have fear because you're going through problems. Diba? You don't know what the future holds, but we know who holds the future. And we can be courage, we can have take courage with that. Do not fear to take a stand for what is right. Fear is the stumbling block of faith. You remember, mga kapatid, itong si David, mga kapatid, you see how mighty man David is. Na talaga itong David na ito, hindi man siya anak ng hari. In fact, yung lineage niya, hindi man royalty ang blood ni David eh. He didn't have the royalty blood. Okay? Dapat si Jonathan yun eh, anak ni King Saul. Right? But he didn't have that, but God chose him. You know why God chose him? Because he was courageous. Because he believed in God. Amen? Naniniwala siya. Napakalapit niya sa Panginoon. Tingnan nyo, mga kapatid. Biruin mo itong taong ito, mga kapatid. Siya ay taga-alaga ng tupa ng tatay niya. Pagkatapos, you know, sa pag-aalaga niya sa tupa ng kanyang tatay, guess what happened? Merong isang bear, okay? Yung bear. Have you ever seen a bear? Ha? Nakakita na ba kayo yung buhay na bear? Ha? Teddy bear. Hindi ba yun? Okay, you look at a bear. Man. Tapos, nakakita na ba kayo ng lion? Maybe sa zoo, di ba? And you look at their teeth, you look how strong they are. At alam mo, si David, you know, siya ay nag-aalaga. Pagkatapos niya mag-alaga, yun, alam niyo kung ano nangyari? You know, itong bear, tsaka itong ano na ito, itong lion na ito, kinuha yung alaga niya, natupa. Alam mo yung ginawa niya, mga kapatid? Hinabol niya. Hinabol niya yung bear, at saka hinabol niya, mga kapatid, yung lion. And according to the Bible, okay, pinatay niya yun with his bare hand. You imagine, he killed the bear with his bare hand.
Okay? Diyan pa kayo. So, you know, and then, bata pa lang siya. Lahat takot. Okay? Lahat ang takot nila. Tapos, pagdating niya doon, sino ba itong ulang yan to? Sino ba itong uncircumcised na ito? Okay? Sino ba itong uncircumcised na ito? Ba't minumura ang mga tao ng Diyos? Sabi niya, brado, sabi ng mga kapatid niya, uy, si Goliath yan. Manako, he's a mighty army. Sabi niya, ako na lalaban. Cut the long story short, linabanan niya. You know what he said? He said, ikaw, ha? Napangit ka. Okay? Ikaw, pangit ka. Sabi niya, he said, pastor, anong version yon? Version ko yon. Ha? Pangit mo. Oh, kayong mga nagsiselfie-selfie sa kanya ngayon, pinipicture-picturean nyo, makikita nyo dito, ibibigay ito sa kamay ko ng Panginoon. Sabi niya, ang pangit mo. Meron kang ano? Meron kang armas? You have a sword? You have a spear? Let me just tell you what I have. I come to you in the name of the Lord. Amen. That's courage. Why? That he knows that God is alive. Didn't have to fear. That's why, salamat sa resurrection sapagkat ang Diyos ay buhay. Amen? Tingnan niyo si Jether. Do you know who Jether is? Nobody knows who Jether is. You be careful naming your kid Jether. But you know who he is? Kilala niyo ba si Jether? Sino may kakilala si Jether? Yung kapitbahay niyo ba yon? O yung aso niyo? O baka yung pusa mo? Kilala niyo ba si Jether? Ha? Do you know who Jether is? Jether is the son of Gideon. Sundalo yung kanyang tatay. Mga kapatid, binigyan siya ng sword para patayin niya yung isang hari na ang taba ng tiyan. Sa sobrang laki ng tiyan, nung sinaksak siya, mga kapatid, according to the Bible, na yung sword na sinaksak sa kanya, it sunk in. Pero sobrang taba. But you know what happened? Sabi ng Panginoon, nasabi, anong gawin mo nga to? Sabi ni Gideon, kunin mo nga to, patayin mo sila lahat. This was the war, he's supposed to kill him. Takot. Because the Bible said he was just young. Natakot siya dahil siya ay bata. Alam niyo bakit takot yun? Ha? Hindi siya malapit sa Diyos. So he got discouraged. And you don't even know who he is. You know Gideon, but you don't know his son. Hello? But we know David, he did not have a royal blood. But you know why? Mga kapatid, natakot itong si Jether, it is because of fear, according to the Bible. Fear squashes faith. You know why the Hebrew boy, the three Hebrew boy, Shadrach, Meshach, and Abednego was able to take a stand? Because they know we have a risen Savior. You know why Peter and John and Paul, that sila, they were able to take a stand, and they were able to keep serving God, and they had that courage. You want to know why? Because they knew that we have a risen Savior. Listen to me very carefully. Let me say this statement. If you lose your courage, you will lose hope, you will lose help, and you will lose your healing. There's no victory. Okay? Naintindihan niyo ba yan? That's why the risen Savior's message, the message of a risen Savior, it's a message of courage. Fear not. Amen, mga kapatid? Alright, pangalawa, it's also a message of certainty. Alright, look at verse number 6. He is not here, sabi niya. Wala siya dito. We are certain today that Jesus Christ is alive. Amen? Andiyan pa ba kayo? You know, in northern India, a missionary said to a Muslim said to a missionary, alam niyo ba, sabi niya doon sa India, you know, kayong mga Kristiyano, sabi niya ganyan, you know, there's something not good to you. Ano yun? Sabi nung ganyan, sabi nung Muslim sa kanya, kami meron kaming Mecca. Diba? Meron silang headquarters or whatever. They have that Mecca. Okay? And you know, yung Mecca nila, they have that place. Yung sa mga Muslim. And that's somewhere doon, sa may Middle East, sa Saudi. Okay? Sabi niyang ganyan, mga kapatid, we have a Mecca. Pero kayo, mga kapatid, wala kayo niyan. Ha? Because you have an empty tomb. And the missionary just smiled. And he said, you know, that's the difference. You guys have a Mecca. Andoon yung mga namatay na namuno sa inyo. Pero makinig ka maigi, yan ang maganda sa aming mga mananampalataya because our Savior, He is not there. He is risen. Amen, mga kapatid? Boy, I hope you're listening today. Andiyan pa ba kayo?
All power in heaven and earth is given unto him. That is our hope. A living Christ, that is our hope. He is not dead, but alive forevermore. Now listen to me very carefully. A Mohammedan and a Christian were discussing their religion and had agreed that both Muhammad and Christ were prophets. Where then they laid the difference? The Christian illustrated it this way. I came to a crossroad and I saw a dead man and a living man. Which one did I ask for direction? Sabi niyang ganyan. Diba? Huh? By the way, Jesus Christ is also a good prophet. Okay? He's a good prophet. He is the priest. He is the king. And he is God. Okay? Si Muhammad. So they both agreed na dalawang propeta yun. No? They're good. Sabi kayo nung Kristiyano, sabi niya, let me give you an example. Halimbawa, ako ay nawawala ng direksyon. And I came across, pero dito namatay. Para bigyan, nandito siya, namatay. Ito naman buhay. Sa palagay mo, kanino ako mag-aas ng direksyon kung saan ako pupunta? Sa namatay o sa buhay? Sabi ng Muslim, syempre, sa buhay. Well, that's the difference. Yung sa amin, buhay. Amen, mga kapatid? Andyan pa ba kayo? Look, makinig kayo maigi. We are not preaching the gospel of a dead Christ, but of a living Christ who sits exalted at the Father's right hand and is living to save all who put their trust in Him. That is why those of us who really know the gospel never have any crucifix around our churches or in our homes. The crucifix represents a dead Christ hanging languid on a cross of shame. But we are not pointing men to a dead Christ. We are preaching a living Christ. He lives exalted at God's right hand, and He saves to the uttermost all who come to God by Him. Let me tell you, mga kapatid, salamat. Because today, listen to me very carefully, ang ating kaligtasan, certain yan, sigurado yan. Amen? Amen? There's that certainty. Kaya nga, makita mo, tignan mo kung ang kaligtasan mo, religion, sa religion ka nananampalataya at tinuro ng religion, hanggang ngayon, wala kang katiyakan sa kaligtasan mo. Okay? Pero pag ikaw ay nagtiwala to the risen Christ, and you listen well today, pagka ikaw ay nagtiwala dito sa risen Christ, let me just tell you, bless God. Listen, we have certainty sa ating kaligtasan. Tiyak tayo na tayo ay pupunta sa langit sapagkat ang Diyos natin na tayo nagtiwala sa Kanya, He promised that He will bring us to heaven. Amen. Makinig kayong maigi, mga kapatid. You can always pray to Him. Other people pray to idols. Okay? Hello? Are you listening? Hindi ko kailangan ng imahin para ako'y to remind me na buhay ang Diyos. Kasi yun ang reason ng nila eh. Yun ang reason nila kung bakit meron silang mga ribulto, may mga crucifix to remind them of Christ. Do you know, if you are a child of God, hindi mo kailangan ng ribulto, hindi mo kailangan ng crucifix. Bakit? Because Jesus lives in your heart. That reminds you that He is alive. Buhay pa ba kayo? Amen, mga kapatid? That's why we don't have crucifixion in our home. Kaya wala tayong ribulto. Ang laki kayang gastos ng perang yan. Di ba? Naintindihan nyo ba? Binibihisan pa. Linalagyan pa ng perfume. Binibigyan pa ng pagkain. Di ba? Antindi. Binibigyan ng pagkain. Binibigyan ng mansanas. Mamaya, linalanggam na. Hindi mo pa pinalitan. Hindi mo pa tinanggal. But I'm telling you right now, mga kapatid, we have a living God today. He dwells in our heart. Let me just tell you, because we have a certainty in Christ, we are secure, we are sanctified, and we can sacrifice. Amen. You still there? Because we have a certainty in Christ, we are secured, we are sanctified, and we can sacrifice. We're secure. We know we're going to heaven when we die. You with me? We're secure. We know that ang ating kaligtasan hindi nawawala kahit kailan. Amen. You know, that's the difference between us and people who has religion. Pagka tinanong mo yung religion nila, mga kapatid, ang tagal na nila dyan, tapos tatanungin mo, sigurado ka bang pupunta ka sa langit pag mamamatay ka? Ay, hindi. Wala naman nakakaalam eh. Yun ang sasabihin nila.
Pero meron nakakaalam. Sino? Yung mga naligtas. Okay? At secured tayo dyan. Alam natin bilang Bible Baptist, mga kapatid, hindi tayo naligtas dahil tayo'y Baptist. Okay? Naligtas tayo dahil tumanggap tayo kay Kristo bilang tagapagligtas. At alam natin, pag tayo ay namatay, mga kapatid, listen, we are secured. Bilang mo yung kaligtasan natin, hindi nawawala kahit kailan. Ha? Amen? Hindi kailangan maligtas ka every week. Kasi we are secured. We're eternally secured. Why? Because we have a risen Savior. Hindi lang yan, but we are sanctified. Ibig sabihin, binago pa niya ang ating buhay. He set it apart. Kaya nga, yung dating sira ulo, nababago. Why? Because we have a certainty in Christ. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. All you gotta do is submit to Him. Amen? Are you listening? Kaya nga tayo, mga kapatid, na binago ng Panginoon, na linigtas tayo ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon, He saved us, He secured us, now He sanctified us, gustong-gusto natin mag-sacrifice ngayon. Why? Sapagkat sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Amen? That's the message of a risen Savior. Now listen carefully here. Number three, mga kapatid, the message of a risen Savior, listen, is the message of courage, the message of certainty, and then the third is the message of confirmation. Look what the Bible says again in verse 6. Come and see. Huh? Amen? Ano ang na-confirm dyan? Na-confirm yung kapangyarihan ng Diyos. The evidence, the message of evidence of His power. What is the evidence that Jesus Christ is alive? We have the Word of God that tells us He is alive. We have those that had been martyred tells us that He is alive. Look, I have a personal testimony for you today. I know that God is alive. Number one, because the way He changed my life and transformed my life. Number two, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo kung paano ko ngayon ginagamit ng Panginoon. Hindi ko naman kayang gawin itong ginagawa ko, but I praise God today that He gave me that strength and that ability para ako ay makapagpatuloy sa Kanya. And I'm telling you right now, bless God, you listen to me well, that the power of God is there. It's a confirmation na ang Panginoon, nagbabago pa rin siya ng buhay. Kaya nga tayo, mga kapatid, ang happening natin ngayon, we don't need to take drugs. Am I right? Yung iba sa inyo na nakatikim dito tapos binago na kayo ng Panginoon, nakita ninyo, you don't need to be high in order for you to live high. Hello? Amen? You don't need to be high in order for you to live high. Right now, makita ninyo mga kapatid, ang ating Panginoon, listen, He lives inside our heart, and you see, there's that overflowing joy in our lives, even though na tayo ay may mga problema, tayo ay may mga pinagdadaanan, tayo ay may mga, you know, may mga nagbigay ng sakit sa ating mga damdamin, but I praise God today, we can still, listen, we can still keep honoring and glorifying God. Why? Because of His power. The resurrection is a confirmation of God's power. Because of the confirmation of His power, we have His protection. You with me? Nandun ang protection ng Diyos. We praise God today. We believe that God protects us. We believe na ang Panginoon, Siya pa rin ang may hawak ng buhay natin. Hindi ko sinasabi na kayo ay huwag nang mag-ingat. Dapat mag-ingat kayo lagi. Huwag nyo nang sabihin, di ba, iingatan ako ng Panginoon. Pupunta na lang ako sa ospital. Hindi ako naka-face mask. Pupunta ako sa may COVID at makikipagkamayan ako sa kanila. In fact, hahalikan ko sila. Okay? That's not what I'm trying to tell you. What I'm trying to tell you is, do what you can to be careful, but you don't need to be afraid because God still holds your life. Amen. We lose a good friend this week. Kahapon, we lost a good friend. Okay, nagpunta yan dito. A basketball pa nga nila Marco. You know, we lost him because of COVID. Mga kapatid, namatay siya. And his wife is a very faithful lady sa kanilang church. She sang here with my wife. Nag-duet sila. Okay? Naalala niyo yun? And you know what? Makita nyo yung mga post niya ngayon. She was not seeking for sympathy. And she's appreciating, actually, in-appreciate niya yung mga nag-pray sa kanya. And you know what she said?
to be absent from the body is to be present with the Lord. She has that assurance today. Okay? Na ang Panginoon, siya pa rin ang may hawak ng buhay. That's how powerful God is. It's a message of confirmation because of the confirmation of His power. We have His protection. Not only that, but we have His provision. Kaya huwag kayong matakot na maglingkod sa Diyos. Huwag kayong ma-overwhelm sa paglilingkod sa Diyos. Sabi niyo, hindi ko yata kaya. Hindi mo kaya kung sarili mo. Okay? Naintindihan niyo? Kayong mga preachers natin, especially kayong mga nasa mission, you might not think you can do it, but I want you to know you can do it. You can do all things through Christ. Amen? You're probably thinking, paano na ito? Ano nang gagawin ko? Walang ano dito? I don't know, walang pera, walang ganito. But let me just tell you, mga kapatid, look, you need to understand that God is alive today. Why? It's also a confirmation, the resurrection. Listen, is the message of resurrection is a confirmation that God is all-powerful. Because He is all-powerful, He protects us. Not only that, but He also provides for us. And we can always lean on His promises. We have His promises today. Diba? That if we just seek Him first, He'll provide for us. If we just have that courage, mga kapatid, He will give us that strength. Are you with me? Andiyan pa ba kayo? Hindi pa kayo papasalamat ang Diyos buhay? Amen. All right? The message of the resurrection Savior, listen, is a message. Una sa lahat, mga kapatid, it's a message of courage. It's a message of certainty. It's a message of confirmation. Fourth, it's also a message of converting. I say converting. Bakit? Look at verse number 7. Ang message yan, go quickly and tell. Ano yan? Tell about the Lord Jesus Christ. In other words, soul winning. Nakikinig po ba kayo? Hey folks, you go tell that Jesus Christ is alive. Yan ang ating mensahe. Alam kong meron COVID, but God always protects us anyway, basta mag-iingat ka lang. Siyempre, di ba? Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? And go and tell. Use the social media. Go and tell. It's converting. Hello? Nagliligtas yan. At dapat yun ang ating ginagawa. We go find somebody. You know, yung soul winning na yan, ibig sabihin naman yan, converting, we convert people from becoming a child of the devil, now they become a child of God when they trust Christ. Kaya nga sinasabi namin, mga kapatid, lalo na, look, dito sa ating ano, dito sa ating lugar, look, we have a ministry to help people everywhere. Ang pwedeng magbago sa police, mga kapatid, hindi yung mga, look, it's not the reformation. Alam niyo, sino pwedeng magbago sa police? Yung transformation. Free Jesus Christ because it would transform them. It would convert them. Alam niyo kung sinong pwedeng magbago sa mga sira ulo na katulad ni Erwin? At saka katulad ni Brother Rick? Mga sira ulo yan. Alam niyo ba yon? Ha? Yung katulad ni Kevin. Okay? Pastor, meron ba sa inyo dito hindi sira ulo? Well, hindi, lahat sira ulo. Pero binago ng Diyos, tumino ang ulo. Alam niyo kung sino nagpatino niyan? Kami ba? Ako ba? Hindi. Alam niyo ba? Pati ba, Pastor, ikaw, sira ulo? Kunti lang. Okay? Pero alam niyo kung paano ako tumino? Hindi ako tumino, mga kapatid. Dahil ako ay nakulong. In fact, ilang beses ako nakulong. Labas-pasok akong ganyan. Pareho pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa. You know, rini-reform ako. Linagay ako sa probation, mga kapatid. You know, lahat na ginawa nila. Inistriktuhan ako ng tatay ko. Kinulong ako ng 30 days. Pero tumakas ako. Naintindihan niyo, mga kapatid? Ha? Green-mounted ako eh. Tumakas ako. Kahit anong gawin nila, my life will not change. They tried to reform me. But listen, transformation only comes through Christ when I got converted. Kaya wag natin, mga kapatid, makinig kayong maigi, wag tayong magsawa na sabihin natin sa ating kamag-anak ang kaligtasan na tunay na si Jesus Christ. Siya ay namatay sa iyong kasalanan, siya ay nailibing, pangatlong araw muli siya nabuhay, at siya lamang ang pwedeng magligtas sa iyo. Hindi kung sino mang relihiyon, hindi kung sino anong sinabi ng Santo Papa, hindi sinabi, naalala ko tuloy yung pare. Di ba? Sinabi ko na yan. I don't know kung sinabi ko sa inyo. Pero sabi nung pare, nakakita siya ng Baptist pastor.
This is a Catholic priest and a Baptist pastor. The priest said to him, sabi niya, "Oh, kumusta ka na, anak ng Diablo?" Sabi niya sa Baptist pastor, ang mga Baptist pastor, magagaling yan. Sagot niya, "Okay naman, Father." Hindi niyo pa yata nakuha yun. Mamaya makukuha na ninyo. But I'm just telling you right now, mga kapatid, we praise God for His power. Yan ang nakakapagbago ng buhay. Kaya dapat, lagi natin yan pinagkakaloob sa tao. We have to keep telling people about salvation. Why? Because true conversion brings change. Makita mo, babaguhin ka. Amen? True conversion, it brings character. Anong character yun? The character of Christ. If any man be in Christ, he is a new creature. Not only that, but true conversion brings compassion. Kaya makita mo, kahit yung kaaway mo, gusto mo na rin maligtas. Nagkakaroon ka ng pagpapatawad sa puso. Alam mo, Brad, nung ako'y nasa Amerika, may limang gang na gustong tumira sa akin. Okay? Yung una, ang pangalan ng gang na yung Judas. Di ba? Okay? Kami yun. Eh paano? Hinabol-habol namin yun eh. Kaming dalawa. Andiyan pa ba kayo? Ha? Tapos yung isa, yung ano, yung humabol sa atin ng ice pick. Nabol kami ng ice pick. Isang gang yun. Yung isa, dahil, ano, meron pa yung isa. Dahil, you know, inano ako nung ako'y bas bata, bas matanda siya sa akin eh. Sinabi ko dun sa barkada namin, kinatok pa naman sa bahay. Okay, kala kakampi namin, yung ano, tao gama yata yun. Tapos pinalabas, pagdating sa labas, linoko mo ba ito? Tapos pinagbubugbog doon sa ano, sa kalye. Andiyan pa ba kayo? Are you still there? And they were after me. Tapos yung isa, yung ano, yung Asian bad boys ang tawag, yung mga Vietcong yun. Hindi nila maipronounce masyado ang ano, ang yung bad boys. You know, yung D. Wala. Bila mo sabi sa akin, Asian bad boys. Bigla ako nagtawa. Pinagtawa lang ko sila. Wala ka na natanon eh, pero rambulan kami doon sa St. Genevieve. Pero alam mo, mga kapatid, nung naligtas ako, ha? Pumunta ako doon sa bahay nung ano, nung leader doon sa Simi Valley. Doon sa J13. Punta akong ganon. Kita nila akong ganyan. Pre-preach ako, iba na yung buko, iba na yung ayos ko, iba na lahat. Tapos pre-preach akong ganyan. Tapos mamaya-maya may nakakilala sa akin yung hinabol nating puti. Sabi niya, "I know you. I know you." He mentioned kung sino ako. Sabi ko, "Yeah, that's the old me. I am now the new me." Are you listening? Nandun sila, sabi na, "We heard that you are that way. That's why we didn't hear your name on the streets no more." Di na daw nila narinig yung aking pangalan sa kalye. "And we heard you're that way, but we don't care. Now that you're here." Ano sabi sa akin? "Do you know we can kill you right now?" I said, "Well, if you do, I go to heaven, you go to jail. But you don't have to kill me. You can trust Christ to be your savior." And I begin to preach to him. Tapos sabi na, "Wag na lang." Ano sabi na? "Oh, we won't kill you anywhere. Just don't preach to us. Go ahead. Move on. Amen? Bilang mo, punta ako mismo sa bahay nila, mga kapatid. Mag-isa, you know, punta ako sa bahay. And I had that courage. Why? Because I know I am secure in Jesus Christ. Ganun binago ng Diyos ang buhay ko. Nagkaroon ng character. You know, yung dating hindi maayos sa bahay, naging maayos. Tama ba, tatay? Yes. Huwag mong sirayin illustration ko. Tama? Tama. O, kita mo? Okay? Yung dating hindi, you know, dating basagulero, drag-check, nagkaroon ng characters, naging karoon ng pag-ibig. And almost every gang, and wala na akong oras para ikwento ko sa inyo lahat kung paano ko sila winit ni San, nagpunta ako kung saan yung hang place nila. Ang talagang pinakamatindi, yung mga Asian bad boys. Diba? Kasi ano yan eh, walang, mga refugee yung mga yun eh. They don't care. Hindi nakikipaglaban yun ng suntukan. Makikiano yung barilan yun. I went over there. Yun doon talaga ako medyo may kaba, pero hindi ko na pinahalata.
I begin to witness to him, and I praise God today. Mga kapatid, di man sila tumanggap, pero itong gusto kong sabihin sa iyo, at least that compassion is there. Na sana sila rin ay maligtas para mabago rin ang kanilang buhay. Amen? See, true conversion brings change. Let me say this, fifthly, listen, the message of the risen Savior is also the message of His coming. John 27, dito, may detail dito, in the napkin that was about His head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place itself. Nakita nyo, di ba, binigyan siya ng linen lahat, di ba? Meron siya, tapos meron inano sa ulo niya, mga kapatid. Lahat ng mga damit nandoon nakatabi, pero yung isa nandoon nakaayos mag-isa. Okay? Alam niyo kung bakit nandoon na nakapag-isa? Makinig kayo maigi, and you listen well. Sa Jewish custom, mga kapatid, kung kakain ka, makinig kayo maigi, kung kakain ka sa restaurant, may napkin yan. Right? There's a napkin. Pagka ikaw ay kakain, basta ikaw kumain, may napkin. Kung ikaw ay pupunta sa CR o may gagawin ka, para ang sinyalis mo, para na ikaw ay babalik, iaayos mo, isa-separate mo yung napkin. Yun ay nagpapatotoo na hindi ka pa tapos kumain, babalik ka pa. Naintindihan nyo? Nakikinig po ba kayo? That's ang custom yan ng Hudyo. Pero kung tapos ka na, kukunin mo na yun, tapos, you know, you put it together with the utensils, ibig sabihin, tapos ka na, hindi ka na babalik. But do you know the reason why inside that empty tomb, that napkin was by itself? Ha? Alam bakit? Ha? Tanong kayo! Because Jesus Christ is coming back. Woo! Glory to God! Amen, mga kapatid! Makinig kayong maigi, mga kapatid, because He is coming, we look forward to the rapture, to the resurrection, and to the rewards. Salamat sapagkat may rapture. Pastor, kailan mag-i-end tong COVID? Hindi yan mag-i-end, nandyan yan. Kailan ito matatapos? Hindi yan matatapos, nandyan yan. Tignan nyo, naka-ECQ ang Manila, pero ang laki. Kahapon na nagka-COVID, more than 15,000. Right or wrong? Maraming namamatay dahil hindi nakakayanan yung sakit na yon. Si Brother Steve, yung pinsan ko, natamaan na yung kanyang atay. They said he did good today, pero tama yung atay niya because he's been there for a long time. Are you listening? Andiyan pa ba kayo? Pastor, kailan matatapos ang suffering natin sa buhay na ito pagdating ng rapture? Amen? Amen? Tapos yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na, kanina nagpre-pray ako, Panginoon, it's so hard to deal with when one of us is dying. You know, it's so hard. It's hard because we will miss that person. Kaya araw-araw, pinagpre-pray kong magulang ko, ang aking mga kamag-anak, ang aking asawa, ang aking mga anak, na sana hindi na namin ma-experience ang death, sana lahat tayo ma-rapture na lang. Sana wala na akong ilibing sa inyo. Okay? Kahit na kayong makukulit, na gusto kong sakalin, hindi na, baka mamaya madimanda tayo. You know, but makinig kayong maigi, mga kapatid. Wala akong gustong pumanaw sa inyo. Sana mag-rapture na. And I prayed, Lord, I hope it's rapture today. Sana rapture nga bago tayo magkaroon ng gathering. Mamaya-maya, lumindol. Tapos pagtingin ko, Lord, ba't naiwan ako? Kaya nag-message ako, lumindol ba? Tignan ko kung may sasagot. Amen? May sumagot. Sabi ko, naiwan ito. Wala nang sumasagot eh. Buti na lang, hindi pa rapture. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Tapos iniisip ko pa kanina, ano kaya? Ayun o, nandun na ako mga kapatid sa aking buhay na sabi ko sa Panginoon, Panginoon, medyo tumatanda na ako. Ha? Yung tatay ko, syempre, tumatanda na rin, di ba? And he's now 80. And you know, yung tatay ko, nandito yan, maaga. Tapos iniisip ko, alam niyo kaya niyang 8 o'clock ang gathering ngayon, but wala pa siya. Okay? Yun ay iniisip ko, ano kaya kung yung tatay ko, pumasok sa isip ko yun na hindi na siya nagising ngayong araw na ito. Lord, sana huwag mangyari yun. Mamaya narinig ko, nagbusina siya. Sabi ko, oy, buti na lang hindi rapture, nandito rin siya. Amen? Naintindihan niyo ba yun?
Buhay pa ba kayo? Ha? Amen? But you know what? We're looking forward to the rapture. And I hope the rapture happens now. And to those of us who have loved ones that had passed away, we thank God for the resurrection. Na magkakaroon ng resurrection one day, the resurrection of the dead. Do you know why there was an earthquake when Jesus Christ was resurrected? Dahil nauna na yung first resurrection doon. Nandun yung mga Old Testament saints, they were resurrected kasama ng Panginoong Jesus. Nakikinig po ba kayo? To those of you that are faithful today, makinig kayong maigi. Keep being faithful because we know He's coming back and He gives us a reward. Amen. Alam nyo yung rapture, pagdating natin sa rapture, the dead in Christ shall rise first. Tayong mga buhay, susunod tayo. Okay? Pagkatapos nun, mga kapatid, habang nagkakagulo sila dito sa mundo, nagkakaroon ng great tribulation, tayo na mga mananampalataya, we will be in heaven getting our reward. There's a reward. Kaya maging faithful kayo. Tapos babalik tayo dito after 7 years, Jesus Christ is going to rule and reign for 1,000 years. And to those who had been faithful to Him, meron sila. Sila ang mga mamumuno dito. What a wonderful reward. That's a motivation for me to keep going. Why, mga kapatid? Because of His coming. Let me close with this again. Let me repeat to you that the message of the risen Savior is very simple and practical in our Christian life. It is the message of courage. Courage brings hope, brings help, and brings healing. Okay? Makinig kayong maigi. It is the message of certainty because we have certainty in Christ. We are secure, we are sanctified, and we can sacrifice. Not only that, but it's also a message of confirmation because of the confirmation of His power. We have His protection, His provision, and His promises. It is a message of converting. True conversion always brings change, character, and compassion. Gusto niyo mabago ang buhay ng anak ninyo, pag-pray mo na maligtas talaga yan. Not only that, but the resurrection or the message of the risen Savior is a message of His coming. If Douglas MacArthur can say, I shall return and fulfill His promises and He return, He is a sinner. How much more a perfect Savior we have today when He said, I will be coming back, He will be coming back. Because of His coming, we look forward to the rapture, to the resurrection, and to the rewards. He can live in your heart today. We have a risen Savior. He lives, He lives. I know He lives. He lives within our heart.